Okay, so good morning guys. Updates sa ating sitaw, ating mga tanim. Thank you Lord. No? So, beginner's guide tsaka practical tips dito sa ating pagtatanim ng sitaw. Again, mga sitaw natin, ito ay naka-crop raising sa siling panigang. No? Medyo matangkad-tangkad na yung siling panigang natin. Tapos dito tayo sa sitaw. No, so paano mapahaba ang buhay ng ating mga sitaw? No, sa ngayon ay January 7 na ba? 2023. Itong mga sitaw natin ay itinanim last October 20, 4 days after na itanim natin itong ating siling panigang last October 16. No? Tapos October 20 or 4 days gap itong ating mga sitaw. No, so edad, iwan ko, ilang days na. No, so paano, again, ito ay beginner's guide, paano mapahaba ang buhay ng tanim? Again, maraming variables. No, kung titingnan ninyo guys, patay na. No, pero nag-harvest tayo. Ngayon, maski ganito yung itsura, may mga bunga pa rin, no? Yan. Tapos yung siling panigang natin medyo mahaba-haba na. Thanks God. Tapos yung mga sitaw, mayroon pa ring natirang mga maliliit. No? So in short, mayroon pang next harvest. No? So to. No, so last harvest natin kuha pa tayo ng 40 plus kilos. Sinundaan na 70 plus kilos. No? Tapos ngayon ay harvest tayo. Again, ito ay multiple cropping. No? Meron tayong pipino. Mayroong sitaw. So, na-harvest na natin. Ang pag-harvest natin sa sitaw, guys, is gilid-gilid. So, after doon na side, dito naman tayo na side. No? So, pangit man tingnan, pero meron pa rin tayong ma-harvest. Di man gaano karami. Expected kasi mahal yung presyuhan ngayon. No? So yan din yung mahirap. Of course, marami na tong presyo na nadaanan. 20 yung pinakababa. No? So ngayon ay tumaas na. Sabi ni nanay, nag-80 na daw yung retail. So dito sa atin, patch na yung 60. Sana nga. Ay nako. No? So at least meron pa. So doon tayo, paano mapahaba ang buhay? No? So number one considerations is yung number one variables is yung land preparation mo. No? So while mag-ano ako guys, mag-harvest para di masayang yung time, habol oras kasi ngayon. Kasi harvest sa ang palaya din. So ito. Kaya naman mag-one hand. No? So number one is yung land preparation mo. No? Ano ba yung land prep mo? Ano ba yung mga binabasal mo? Eh ano to kasi? Dami kasing mga tanong. Uy, buhay pa yung sayo. This is real talk. No? Bakit buhay pa yan sa'yo? Bakit may bunga pa yan sa'yo? Eh sa amin, patay na. Mas una pa yung itinanim yung sa'yo. Again, din tayo naghambog. Kaya nga natin inishare. No? Pero yung sa amin, patay na. Wala nang bunga. Sa'yo, patay na tingnan. Patay na to tingnan guys. Kasi yung unmanage natin yung pag-spray dito sa mga leaf miner. Nung maliit pa. No? So yan yung resulta. So number one is yung basal, ayun lang preparation. No? So ano pang posible maliban sa land preparation? So ano ba yung dapat ibasal? No, again dito guys, of course depende din yun sa lupa. No, siguro blessed to dito na area. Maski dun sa first kong
tanim dito na ampalaya. Tali diyan first, second tanim nating ampalaya after nung bagyo. Napakaganda din dito. Dito din yung area na sa ampalaya ko na bumagsak. Dahil sa hangin, sobrang bigat. Tapos yung building natin ay hindi pa tayo doon ano. Hindi pa masyadong wala. Yung experience natin sa ampalaya ay ano pa. Yan yung second tanim. So, wala pa. No? So, land preparation, dapat yung basal dito, guys. Dapat, kung gusto ka ng habang buhay, dapat magbasal ka ng ipot. Highly recommended is yung commercial layer na ipot ng manok. Kinain to ng ano, guys, ilaga. meron pa naman yung sumusunod, maliliit. Hindi lang maklaro-klaro. Marami pa. No? So, basal, ipot. Maski ipot lang. Pites na. No? Kasi dito, mapansin nyo, ito'y maski naka-crop raising pa. No? Maraming tanim. Pero since ito'y dating ampalaya beds, napakataba. Plus yung lupa dito maganda rin. Isa din yan. Yung klase ng lupa, yung basal mo, or yung land preparation mo ay malaking tulong para mapahaba yung buhay. No? So maliban sa land prep o yung basal, second is yung weather condition, no? So dito nung times na nag-street mainit sa area natin, ano to, guys, nangahulog yung mga dahon kasi naka-mulch, no? So napaka-dry. So at least blessing kasi afternoon ay umulan. No, hanggang ngayon, madalas na nasobra na din sa ulan. Tapos may mga low pressure pa. Dito based sa pag-asa hanggang next week pa yung maulan dito sa ating area, no? So another thing is yung weather condition talaga, no? So maliban sa basal o yung land preparation, matiming ka sa tempo, no? Yung ulan, init, di naman yung sobra sa init, di naman yung sobra sa ulan, no? So yan yung the best. Next to that is yung management. No? Yung management, ano bang mga problema dito? Dito sa sitaw. So still, yan andyan si uod. Yung mga aphids, yung mga dugos-dugos, no? Dapat makontrol mo yan or else nung maliit pa sila, mangungulot yan. No? Dito rin sa atin, mangyari kasi yung spraying natin dito is kasi may sili, may pipino. So yung spraying natin is schedule, no? So mangyari, spray tayo dito sa sili pati sitaw. At ngayon since may mga pipino na tayo, so spray din dyan. So in short, yung schedule natin sa pag-spray ay schedule talaga. Hindi yung basta lang kay nagtatanim ka. Kasi dito iniingatan natin kasi ito'y malaking challenge. Again, di pa tayo nakatry na ganito before. So di pa natin alam kung ano yung posibleng mangyari. No? So sa atin lang is yung prevention. More on prevention doon sa mga kalaban natin. No, so ano bang mga sakit? Yun nga, ano mga solusyon natin doon? Of course, spray tayo ng iba't ibang insecticides. And of course, andun na yung fungicides. No, so insecticides natin na ginagamit. Ano lang? Ito, guys, sinog. Di nadala last harvest.
fungicides gamit natin, still pareho sa Ampalaya, Sampro, Galileo. Yung mga AI niyan, i-search nyo. Kasi di ako familiar sa AI. Hindi ko na inintindi niyan. Ano yung mga nakikita kong maganda yung results, yun na yung ginagamit ko. Ayoko nang intindihin yung mga ganon. So, Galileo, Sampro, Luna Sensation, the same sa Ampalaya. Kasi yung mga tira-tira natin dun sa Ampalaya, yan lang din yung gagamitin natin. Dun sa insecticides, may alika. Ito, kinain ng daga. Kinuha yung mga seeds. Okay lang, hindi naman niya inubos. At least share pa rin. So may insecticides, alika, kutitso. Nag-gold tayo. Minsan, yun yung pinaka-alternate natin. The same din doon sa ating mga Ampalaya. Again, lahat ng pinag-spray natin dito ay the same sa Ampalaya. So far, thanks God, parang okay naman. So again, kung titingnan nyo, patay na. So isa yan sa mga nakikita natin. Of course, yung mga iba na mga nakikita natin na kasabay natin dito ay mostly tigok-tigok na. So isa yan talaga is yung lupa na pinagtamnan is malaking factor. Again, ito ay multiple cropping. Meron na tayong naitanim na siling kulikot, pati dun sa baba. Siling panigang, sitaw, siling kulikot, pipino. So yan yung pinagtanim natin dito sa isang area. Try natin kung ano yung kalalabasan. So yon, first yung land preparation, yung basal. Second is yung weather condition. Third is yung management, doon sa spraying. Again, di tayo nag-foliar dito. Asin lang. Again, pag maganda yung paglago ng tanim mo, di talaga kailangan ng foliar. Additional gastos lang yan. Again, iba-iba tayo ng mga ginagawa. Iba-iba tayo ng management. Iba-iba tayo. Nasa sa inyo, nasa sa atin na kung ano yung best para sa inyo. Yan din yung susundin nyo. Again, sa akin yung foliar is case to case lang talaga. Gumagamit man tayo, pero hindi, yun bang part na talaga sa management na kailangan mag-foliar. Kasi itong foliar na to ay maganda to, magparami ng bunga. Dito to yan. Try mo, huwag pakainin. Try, pangit yung land preparation mo. Mag-foliar ka lang. May bunga ba yan? So yan yung mga tips natin. Paano? And the last but not the least is yung blessings ni God. Pag bigyan ka talaga. Pag hindi ka bigyan, maghintay ka. Kasi yan yung sikreto talaga. Si Lord sa akin, si Lord ng bahala. Bahala na siya. Basta again, at least lahat ginagawa ko. Lahat ng makakaya ko. Lahat talaga. Di man madali. Again, walang madali, guys. Again, marami pang mga maliliit na sumusunod. At least buhay pa. Pati doon. So in short, pangit man yan tingnan. Pero, marami pa yung bunga. Di man gaano karami. Kasi ano lang to, guys. 1/4 kilo. Nung nag-drench kami, hindi nakaubos ng isang drum. So, hindi umabot ng 1,000 hills itong ating mga sitaw. So, siguro ngayon, 50 kilos. Patch na yan. So, again, yan.
partial natin na itanim na mga seedling kulikot, intercrop dito or multi-crop dito sa ating mga pipino, seedling kulikot, seedling panigang at saka sitaw. No? So yun lang guys, practical tips natin paano mapahaba yung buhay ng mga sitaw. Actually di lang yan sa sitaw kundi sa lahat at anumang klase, at anumang uri ng mga tanim. So yan yung foundation natin, paano mapahaba ang buhay. Yan din yon ang foundation natin, paano magparami ng bunga dito sa ating mga tanim. No? No, so yun lang. Maraming salamat. Ito pa rin si Jupilo Farmer, ang anak ni Matoy, ang farmer nga gwapo, suhito, ugmay, kahibalo. Apan, ay sabak, ay manuon pa ko. Daghang salamat. And God bless. Thank you. Thank you, Lord. God bless all. Ingat po tayo sa low pressure area, mga affected sa LPA. God bless.